No more bullying. Yan ang bungad na pahayag ni Nico Falsis laban sa dati niyang business partner na si host actress Chris Aquino. Nitong Oktubre, sinampahan siya ng reklamong qualified theft ng aktres. Kaugnayan ng umunoy financial abuse kay Chris. Welta ni Falsis, walang basihan ang mga asunto laban sa kanya. Ang tunay raw na kontrabida, walang iba kundi ang queen of all media. Patunay-a niya ang mga pananakot ni Chris para siraan umano siya. Ibinabalandra rin daw ni Chris ang mga bigating abogadong naka-back up sa kanya. Sa kabila niyan, walang balak magpatinag si Falsis. Ilang oras matapos ang pahayag na yan? Nag-Facebook Live si Chris Aquino kasama ang ilang abogado. Anila, sa kabila ng mahabang panahong ibinigay sa kampo ni Falsis, bigo silang dumipensa sa halip ay puro palusot. Ikay walang kasalanan, ikay mas makisig at mas viril sa tulad ng Leon. Pero kung ikay walang depensa, sorry, ay magkakabot ka na. Itago niyo na ako kasi hindi naman siya Leon. Kasabay niyan, may inamin si Chris tungkol sa kanyang kalusugan. I'm allergic to every single medicine that can cure you or at least manage your symptoms kung may lupus ka. All my doctors are doing now is delaying it. They're delaying the inevitable. Please don't make it harder for me. Usap-usapan naman ang paninigaw ng film actor na si Tony Labrusca sa isang immigration officer sa NAIA. Nagugat ang tensyon nang bigyan ng 30-day tourist visa ang actor. Nagalit si Labrusca dahil hindi siya nakakuha ng balikbayan stamp para sa mas matagal na pananatili sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, dahil tourist visa ang ibinigay sa aktor, hindi siya maaaring magtrabaho ng walang kaukulang work permit. Sisilipin din ang immigration ang record ni Labrusca. Niretweet ni DFA Secretary Teddy Boy Luxin ang post ng isang netizen na bumabatiko sa pagtrato ni Labrusca sa immigration officer. Nilagyan niya ito ng caption na, "Just deport him." Humingi naman ang paumanhin ng aktor. Inamin niyang hindi siya natuwa nang bigyan lamang siya ng 30 araw para manatili sa bansa. Paliwanag niya, hindi daw niya alam na hindi siya kwalipikado sa balikbayan stamp dahil hindi niya kasamang dumating ang inabilang balikbayan. Alam daw niyang ginagawa lang ng immigration officer ang kanyang trabaho. Aminado rin siyang malaking pagkakamaling nagpadala siya sa kanyang emosyon. Darlene Kai, GMA News.